fearless sila. Ano yung mga nanay ko, wala na ba silang ginagawa sa bahay? Akala niyo. Pag nasa labas po kami, mukha kami mga ano. Pero pag nasa bahay po kami, katulong po kami. At yes. Siya yes. So dahil dyan, yan po ang topic namin. How to keep your beauty even you are a mom. Already a mom. Ang ganda yan, di ba? At ako maganda ko ngayon kasi pinakalap ko. So, paano nga ba siya? Paano nga ba na magiging-keep yung beauty? Pag nanay ka na, di ba kung sabi namin, dami ng gawain, tapos ang dami ng halal. Pag nanay ka na, dami ng halal. Tapos, dami ng mga nakasabi sa'yo, yung sana mo, ito yung sana mo, ito yung sana mo, dami ng halal pag nanay ka na. Pero, in order na mapanatili mo yung beauty mo, kasi ano yun eh, nasisimula lagi yan sa stress ka. So, siyempre dapat si Hadi, si Hadi, supportive siya. Dapat supportive si husband. Kasi pag gawin hindi, siya yung magsimula ng stress. Yan. Kapalit ka na. Supportive. Dapat supportive si husband. Supportive naman ang husband namin. So, kasi at sila kapag nakikita na gagawin ko kami, kaya okay lang din naman. Paano kung continue, di ba? Ganyan ganyan lang. Kaso, ma'am, ang tanong, paano kung hindi supportive patay na, hanash na nga ang butin mo. Hindi, siyempre, kailangan may solusyon tayo, sis. Kapag ka, siyempre, hindi naman tayo lahat maswerte na lahat may supportive ang husband natin. Hindi ibig sabihin niya talaga ganda. So may paraan pa rin para gumanda pa rin tayo o maging maganda pa tayo o maging look young pa tayo kahit tayo ay nanay na tapos wala tayong supportive na husband. Ano yung kasunod mo? Love yourself. O, hindi bakit mo ako sabihin mo? If no one can love you, love yourself. Self na ba tao mo? So, ano yun eh? It's a matter of parang choice. Kung hindi ka kayang mahalin yung tao na asama ng mga mahal o yung nagawa sa'yo, eka ba? Huwag mo ipagdama sa sarili mo yun. Kung hindi kayang gawin ng asawa mo, ng ano, di ba? Eh, di ko mamahalin mo ang sarili mo. Dahil doon, magkagawa mo yun eh. Magiging maayos sa sarili mo. Oo. Kasi pagka, yun nga, tama. Kasi di ba yung taong mahal mo, lagi mo inaayos. Yes. Mga anak mo, ayaw mo silang mag-winne, ayaw mo sila na ako. O na mapupulaan ng iba, di ba? Gusto mo lagi silang malinis. So, if you love yourself, ganun din yung magiging feeling mo eh. Oo, na, lagi mo rin gagawin mag-maayos yung sarili mo. Kasi mahal mo yung sarili mo, kaya mo na masaktan ka rin ang tao. So, kasi kapag ka, siyempre, yung mga tao, medyo parang yung pagkakataon na parang judgmental sila. Kung nakita kang pangit, akala mo ganito. So, siyempre, pag lalabas ka, mag-iisip ka naman. Huwag naman yung kuwaling itsura mo sa bahay na inarash ng ano, kasi ilalabas ka ng gano'n. Ito sa mga mapapulaan ka ng ibang tao. So, yung pagmamahal mo sa sarili mo, yung ditang tutulong para magmukha kang maayos at saya at maganda sa paligid ng ibang tao. Especially yung mga kumakalap natin, ang nanay natin, ang mga kapatid natin. Kasi importante yun na nakikita nila na maayos ang ating itsura. Saka ano yun si Sir, dinadala niyan din ang job mo. Mm-hmm. Pag nakikita mo, ikaw mismo, pag nakikita mo na maayos yung sarili mo, maganda yung yung aura mo, alam mo minsan kahit masama yung pakiramdam mo, nawawalan, gumagaan. Diba? Gumagaan yung pakiramdam mo. Pero yung, alam mo yun. Merong araw din naman na sis, diba pagigising ka, parang kahit ano kalis mo, parang pangit na pangit ka. Mm-hmm. So ibig sabihin mo, nawala ang pagmamahal mo sa sarili mo, kaya ka pangit mo araw na yun. Na-stress ka sa sarili mo na kahit anong pangit ko ang pangit mo, ikaw ang may problema na hindi lang talamig. And then always wear the most important accessories, which is your smile. Yes. Hindi accessories na ganito. Yan ay additional ano lang yan sa sarili natin. But the most important accessories for yourself is the smile. Yeah. You think sumaki po? Yes. Always wear that. Kasi dadalhin ka niyan. Pag tagal din nakasmile ka, dadalhin ka niyan. Subukan mo sumimangot magkapo. Oh, pagod na pagod ang muscles sa mukha. Tapos pati yung energy mo mababa. Mababa. So, pero subukan mo pag umabot ka lang, batiin mo na agad yung mga anak mo. Good morning! Totoo yun. Always sleep. So yan, ikis mo yung mga anak mo. Alam mo yung kahit marami kang problema. Try mo yan gawin, gagaan siya. That's true. So, syempre yung number 3 niyan, ay kailangan i-stick mo yung hope na gusto mo mangyari. Kanyari, meron kang gusto mangyari. Dapat yun ay sinisip mo kay God. Every morning, when you wake up, stick hope from God. Kasi marami ka na natin yun eh. Maglalaba, magluluto, magiginis. So, pag-pray mo, Lord, tumungan niyo mo kung maglaba. Hindi ako, honestly speaking, ganyan ako sa morning. Sa morning, pagkagising ko, so after devotion, if I was able to attend the devotion,
po ng prayer po. Apart from thanking God for everything that God has done po, at apart from asking for forgiveness for the shortcomings or the not good things that you have done, is inibigin ko talaga sa Kanya, even yung buong maghapon namin mag-ina, na magkakasama, even yun, and I ask Him na give us a peaceful day, give us a, kumbaga, parang chill day lang, yung ganyan, no hanas, lahat yan binibigay ko sa, kumbaga, hinihingi ko yan sa Kanya. That's very simple, pero kasi if you are, kumbaga, parang isang tao pa lang, and alam mo naman yun na, pag ang stress humampas sa'yo, you cannot control that by your own head, no? That's my secret, actually. That's my secret kung bakit I can able to control my emotion, I can able to handle the stress. Kasi sa morning pa lang, parang binibigay ko na lahat kay Lord. Parang sabi ko, Lord, hindi ko na lang ma-stress. happy lang ako dapat, hindi ko na lang ma-stress. Yung ganun. So, kidding aside, ganun yung ginagawa ko three morning. So, then hinuhook ko siya. Oo, powerful siya na talagang everyday. Maayos, natatapos yung buong maghapon, maayos yung maghapon mo. Alam mo yun, hindi ka specially kasi ang pinaka-stress sa life natin, financially. Yes. Yan. Alam mo ba na pwede kayo maging masaya kahit sa loob, hindi kayo sa pera. Exactly. Alam niyo ba wala ko sa iyo? Ako ah, experience ko siya, di ba nakalock yung ano ko, yung account ko sa technical problem. Halos 2 weeks na yan ah, wala akong pera. But I'm still happy. Yes. Actually, parang ayaw ko naman pa-open eh. Nag-enjoy na ako na wala akong pera. Ito yan ah, promise. To be honest, sa kanan nila ko na yung pamilihan ako, especially I'm struggling with, alam niyo naman yan, kasi marami akong binabayaran because of nalulugod sa concert. But I can be able to smile every day. Kapag nakikita ko kahit hindi ko nakulurat namin, basta na hindi malulugod ako para sa pamilya ko. And I can still be happy. Basta ako alam ko na po-provide ng Lord yung lahat ng pangangailangan namin because I do my part for Him. I glorify His name. And in that, yan, kaya po kami. Iba kasi yung masanong ano, ay masanong sa lunin. Hindi, walang sanong sa lunin yan. Eh, ako po, kung nga sa mukha ko, safeguard lang po. Iba kasi yung feeling ng ano eh, iba yung feeling ng alam mo na hindi ka mawawalan. Yes. Because love ka niya ka. So sa mga mami dyan, huwag niyo na masyado naging nakidrama ang inyong mga buhay. Yes. Dati po nung madrama ako, napapanik po. Ngayon po nung wala ng mga drama, wala po ang TV, walang everything. Ang ginagawa ko na lang po every morning eh, nag-devote na lang po, tapos yung search namin. And then yung mga ginagawa na ko, yung pagbubag. Tapos hindi lang ginagawa ko, time sa mga anak ko, tapos time sa asawa ko. And then gumaan yung buhay ko. Yung wala masyadong drama. Pag walang drama masyadong buhay mo, gaganda ka. Maniwala ka siya. Yes, no drama. Walang drama. So ha, maikling, anong advice ka rin para sa mga mami? Ito para sa mga mami lang talaga ito, hindi siya para sa mga daddy. So kaya naman kung nagustuhan nyo ang vlog na ito, i-share nyo sa mga kumari nyo, sa mga kuchismisan nyo dyan. I-chismis nyo. Para magkaroon ng purpose yung aming vlog. I-chismis nyo ito sa mga kaibigan nyo. Na mayroon dalawang babaeng maganda pero walang pera. Joke lang. Yes. Walang pera kasi nakatago doon sa bako ayaw galawin. Ayan, pero nag-enjoy kami na gawin ito at nag-enjoy po kami na i-share kasama kayo. Kaya naman, Kitty, invite ko sila sa ating vlog. Ayan, so mga moms, kung kayo ay may natutunan this afternoon, how to become beautiful, even you are a mother, then gawin lang po natin, subscribe, i-share na rin po natin. Magiging beautiful kayo. Yes, yan. Magiging beautiful pag sinubscribe at sinare. Share din po natin para mas marami po makapanood nito. And then, syempre, like na rin po and hit the notification bell para sa susunod na vlog naman po ay ma-notify na. Yes, so again, thank you for watching our vlog. See you on our next vlog. Bye!